Kumusta na kayo mga idol? Sa video na ito mga idol, tatalakayin natin at aalamin natin kung sino nga ba talaga ang may hawak o gumawa ng Dark Sinatra na hinahanap ni Melody. Pero bago tayo magsimula mga idol, paalala lamang na ang aking mga sasabihin ay batay lamang sa aking obserbasyon, opinyon, at pananaliksik. Kung malinaw na sa inyo mga idol, simulan na natin. Si Melody mga idol ay isang mahusay na music hunter at isa rin siya sa mga bodyguard ng pamilyang Nostrad. Maraming nagsasabi mga idol na si Melody ay isang napakagandang babae noon. Ngunit nagbago ang kanyang pangangatawan pagtapos niyang mapakinggan ang Dark Sinatra. Pero ano nga ba ang Dark Sinatra na hinahanap ni Melody? Masasabi natin mga idol na isa itong sumpa na kung sino man ang tumugtog ng Dark Sinatra, magbabago ang kanyang pangangatawan hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Kung kaya masasabi rin natin na talagang napakadelikado ng Dark Sinatra sapagkat kaya nitong pumatay sa pamamagitan lamang ng pagtugtog dito. Tinabi pa ni Melody habang nagsasaya siya kasama ang kanyang kaibigan dahil sa kalasingan na isipan nilang tugtugin ang Dark Sinatra. Solong bayilan pa lang mga idol ang napakinggan ni Melody ngunit nagbago na agad ang kanyang pangangatawan. At ang kaibigan niyang tumugtog ng Dark Sinatra na tulad kay Melody ang buong pangangatawan hanggang sa tuluyan na itong namatay. Ayon kay Melody mga idol, nais niyang hanapin at wasakin ang Dark Sinatra. Sapagkat nais niyang maibalik ang tunay niyang katawan at para rin wala nang matulad sa kanilang sinapit ng kanyang kaibigan. Dahil din, sa pangyayari na iyon, nagkaroon si Melody ng pambihirang abilidad at kakayahan. Nagkaroon si Melody ng sobrang lakas at sobrang talas na pandinig. Nalalaman niya rin kung nagsisinungaling ang isang tao sa pamamagitan o batay sa tibok ng puso nito. Pero sino nga ba ang may hawak o lumikha ng Dark Sinatra na hinahanap ni Melody? Para sa akin mga idol, ang may hawak at lumikha ng Dark Sinatra na hinahanap ni Melody ay walang iba kung hindi ang pinuno ng Spider na si Crollo Lucifer. Dahil kung babalikan natin mga idol ang episode 51 ng Hunter x Hunter 2011, makikita nyo si Crollo Lucifer na parabang isang konduktor ng orkestra. Alam naman natin mga idol na ang mga konduktor ay may kaugnayan at kinalaman sa musika. Na parabang siya ang nagbibigay ng mga kumpas para maging tama at maging maganda ang kanilang mga tinutugtog. Kung kaya para sa akin mga idol, si Crollo Lucifer ang may hawak o gumawa ng Dark Sinatra na hinahanap ni Melody. Isa rin sa aking naging batayan mga idol ay ang sinabi ni Melody kay Kurapika. Na ang gumawa o lumikha ng Dark Sinatra ay ang hari ng kadiliman at kasamaan. Alam naman natin mga idol na sa totoong buhay, ang tinatawag na hari ng kadiliman ay si Lucifer mismo. Na kung saan mga idol, pwede natin ito maugnay sa pangalan ng pinuno ng Spider na si Crollo Lucifer. Para rin sa akin mga idol, hindi nagkataon lamang ang pagkikita ni Kurapika at Melody. Maaring magkasama sila dahil isang grupo at tao lamang ang kanilang hinahanap at kalaban ngunit hindi pa ito alam ni Melody. Kaya para sa akin mga idol, malaki ang tsansa na ang gumawa o lumikha ng Dark Sinatra ay ang pinuno ng Spider na si Crollo Lucifer. Para rin sa akin mga idol, mawawasak lamang ang Dark Sinatra kapag natalo o napatay na nila ang pinuno ng Spider na si Crollo Lucifer. Ngunit alam naman natin mga idol na hindi ito magiging madali sapagkat napakalakas ng karakter na ito at dalubhasa na rin ito sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. Na kahit sina Silva at Senon Soldic mga idol ay nagawa nitong pagsabayin na kalabanin at nagawa pa nitong mabuhay. Patunay lang mga idol na hindi biro ang lakas na tinataglay ng karakter na ito. Maging ang ibang miyembro ng Spider, hindi nila hahayaan na mamatay basta-basta ang kanilang pinuno. Kaya para sa akin mga idol, magkakaroon ng malaking ambag at papel si Melody para matalo si Crollo Lucifer at ang grupong Spider. Naniniwala rin ako mga idol na si Kurapika talaga ang makakapatay at makakatalo sa pinuno ng Spider at hindi si Hisoka. Kapagkat simula pa lang ng kwento ng Hunter x Hunter, pinakilala na sa atin si Kurapika na malaki na ang sama ng loob sa grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Kapagkat pinatay at inubos ng grupong Spider ang kanyang mga katribo kung kaya nais niya itong ipaghiganti at mabawi ang mga pulang mata na ninakaw sa kanila. Pero kayo mga idol,
Meron ba kayong teorya at opinyon sa kung sino nga ba talaga ang may hawak at lumikha ng Dark Sinatra na hinahanap ni Melody? Maaari niyong sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panonood mga idol at God bless na rin sa inyo.